내게 나타나줘 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello, 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 mga kawaiti. Here I am again. Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng bibingkang pagkain Pinoy Ilocano style. So, tara, magsimula na tayo. Meron ako dito yung 1-pack na glutinous rice. Sugar. Yung brown sugar, kalahati muna kasi mag-iiwan tayo para sa ano. Magtitira tayo para sa toppings. Tapos meron ako dito yung lagay din tayo ng konting salt to balance the taste. Then yung coconut milk natin. At iin din natin, magtira din tayo para sa toppings. Usually lagay ko kasi sarap kaya ganyan. Dagdag tayo na tubig. Thank you.
hanggang sa mawala yung buo-buo niya. Dagdag ng tubig na kailangan. Lagyan natin ng kunting patak na ano, flavor, vanilla extra. Kunti lang kasi hindi naman makanta pag ano, marami. So, meron ako dito yung baking pan. Rinas ko na siya ng ano, butter. So, pwede na natin ilagay yung mixture. Ito na siya, ready to bake na. Scrape natin para pantay. Tapos, may technique ako para hindi maging dry yung bibingka natin. Kailangan takpan muna natin siya. Para hindi siya mag-dry. Kasi pag di mo yung tinakpan, ang kalabasan niya natigas at saka dry na dry yung bibig na. Kailangan natin ma-achieve dito is dapat chewy. Soft and chewy. So, ayan na. Pwede ko lang ilagay sa oven. So, ayan na siya. And then, i-set natin yung oven ng mga 190. For 30 minutes. And then this time, gagawin na natin yung toppings niya. Ito yung coconut milk. Saka yung sugar. Haluin lang hanggang sa mag-caramelize. And then set aside muna hanggang sa ano, pag maluto na yung bibingka ito natin, mixture, saka natin ilagay ito sa as a toppings. So, ito na yung para sa toppings natin. Nag-caramelize na siya. So, pwede na natin i-set aside muna. Ilagay natin pagka maluto na yung bibingka. So, ito na guys.
yung bibingka natin. Tanggalin natin yung takip. Luto ng ating bibingka. Sarap! I-cool down ko muna siya and then bago ko siya i-slice. Cool down then slice.